Yan. So, hello sa inyo. So, magbibigay tayo ng review tungkol doon sa Japanese food na nabili namin dyan sa bayan ng Santa Rosa. So, anniversary kasi namin. So, yung breakfast ng mga anak ko, sinetup ko siya. Hindi ko na lang na-videohan nung oras na sinesetupan ko. At hindi ko na rin na-picturean yung kaniyang pagkain. Pero yung lasa niya, yung memory nung paano, yung buong, ano, masasabi ko pong okay po siya. Kaya nga magbibigay ako ng review. So, in terms po sa dami, busog na busog po. Yung isang tub po niya, na-orderin niyo sa kanya. Kasi yung mga in-order namin is, hindi ko na matandaan ang mga pangalan. Ilalagay ko na lang dito. So, ang yung pork chop eh, na Japanese, nasa dulo ng dila ako. Anyway, so yun, ang dami po talaga. Yung isang tub po nun, halos hindi po naubos ng mga ano ko, hindi dahil sa hindi siya masarap. Ang dami po talagang laman, siksik po talaga siya. Hindi puro kanin ha. Pero yung mismong meat, madami po talagang laman. Masasabi ko pong sulit po talaga siya. Sa lasa, authentic yung lasa niya. Japanese yung malalasahan mo sa kanya. Hindi Korean, charot. Pero masasabi ko po, at on time po siyang dumating. Tapos, umaga po namin pinal-deliver yun eh, before 10 o'clock ng umaga kasi nga brunch po namin. So, dumating naman po siya. Tapos, may libre pa siyang miso soup. Maayos ang packaging, malinis. Tapos, nice, sobrang ganda po ng packaging. Nagawa ko pa po na siya ng setup. Hindi ko na nga na-videohan yung pag-setup. So, kasama dito sa pag-vlog ko is, paano nga ba mag-setup ng isang table? Lalo na kung binili lang sa online. Syempre, naka ano na siya, 'di ba, yung naka-plastic lang siya. So, nagawan ko po siya ng paraan at naging presentable siya sa araw po ng anniversary po namin ng asawa ko. So, thumbs up po ulit ako dun sa nag-deliver po sa amin. Masarap. Siksik at malinis po talaga siya. So, highly recommended at makakaulit po talaga po siya. So, bye! Ay, panoorin niyo muna pala yung pag-setup ko andyan sa susunod nitong slide.